Dapat ay may tao na gagawa noon para kay Patricia. Ngunit dispirada na nga siya at gustong-gusto niya na mangyari na nga ang kanyang pinaplano kung kaya siya na nga mismo ang pumunta sa kinaroroonan nga nitong si Merit. May inutusan pa siyang tao. Ito ngang tao na to ay magkunuring siya habang ginagawa niya ang krimen. Pumunta ito sa coffee. Kinakabahan nga itong si Vivian, sinabi niya kung sigurado ba itong si Patricia sa kanyang mga plano. Sinabi niya kasi na hindi niya ito gawain. Baguhan siya sa mga ganoong gawain, baka hindi niya kakayanin. Subalit sinabi ni Patricia na kaya na niya, gawin na lamang niya. Ang inutos nito, nang sa ganun ay hindi siya paghinalaan ng mga tao. Naroon na nga itong si Patricia sa kinaroonan nitong si Meredith. At sa kotse pa lang siya ay nakita niya ang pagbabanga nitong si Ramir kung kaya't lalong naiinis siya at nagigigil siya sa kanyang gagawin. Matapos kasing makita niya na inaakbayan nitong si Ramir itong si Meredith papunta sa kanyang bahay. Si Ramir kasi ang tumulong dito kay Meredith noong mga time na lumabas na ito sa party at naghihina na dahil nga sa gamot na nilagay sa kanyang wine. Kaya naman lalong nagiinit itong si Patricia at ito ang naging dahilan kung bakit mas gusto niya na mawala nang talaga ng tuluyan itong si Meredith. Pakiramdam niya kasi inaahas ang kanyang asawang si Ramir, ngunit wala naman talaga motibo itong si Meredith. Nagpahatid lamang siya dahil nakita niya si Ramir sa may labas. Samantalang bago pa man siya pumasok ay naroon din itong si Lorena na nagtangkang ang kausapin itong si Meredith. Nagmamakaawa siya na alang-alang kay Ino ay huwag na siyang magsalita. Nagmamakaawa ang ina ni Ino. Sinabi nito na alam niya na pinaparusahan siya nitong si Meredith dahil na rin sa matagal na panahon hindi napapatawad ni Lorena. Ngunit alang-alang sa kanilang napagsamahan noon, lumuhod pa siya dito at umamakaawa alang-alang sa future ng kanyang anak. Gusto niyang magkaayos silang dalawa. Subalit ng mga time na yon ay wala na nga sa isip itong si Meredith dahil sa gamot na nilagay sa kanya. Wala siya sa wisyo niya. Hindi nga niya lubos makilala itong si Lorena dahil hilong-hilo na siya nung mga time na yon. Kaya nagtaka naman itong si Lorena at nagulat din siya nang bigla na lang bumagsak itong si Meredith. Ngunit instig nga natulungan itong si Lorena, itong si Meredith ay iniwan niya ito dahil hindi niya mahanap ang kasagutan at ang tamang sagot sa kanyang gustong mangyari kay Ino. Umalis na lamang siya at iniwan itong si Meredith na nakabulagtan na. At nang makaalis na nga itong si Lorena, sumunod na ngang bumaba na nakatiktik sa loob ng bahay niya itong si Bruhang Patricia. Doon na nga siya niya gagawin ang naturang krimen kung saan nakasuot pa siya ng itim na damit. Ngunit kalaunan, nang madilat nga ni Meredith ang kanyang mga mata, nagulit siya dahil si Patricia ito. Instead na tulungan siya, tulungan niya ito ay hindi iba ang ginawa ni Patricia. Isinagawa niya ang krimen gamit ang regalong replika ni Tang sa Lilet, kung kaya't ito din ang naging dahilan kung bakit si Lilet ay napagbintangan. Subalit sa pag-aakala nga nito ang si Patricia na napatay niya itong si Meredith ay hindi pala, dahil isang tao ang tumulong sa kanya. Si Ino ay naroon din, ngunit nagpanik siya nang makita na naghihingalo na nga itong si Meredith. Instead na tulungan niya ito ay nagmamadali, kaya nadulas siya at may dugo sa kanyang parang jacket. Parang sa proteksyon ng kanyang mga anak, pinalabas na lamang ni Meredith na patay na nga siya at tuloy ng nalibing. Ngunit ang lahat ay ginawa niya, nakaplano. At sa tulungan nitong si Bonnie na kung ating napapansin ay bigla din itong nawal, siya ang naging tulay nang sa ganun tuluyan siyang magpagaling at kumalap ng mga ebidensya. Nang sa ganun tuluyan nga ang maparusahan itong si Patricia sa lahat ng kanyang mga ginawa, lalong-lalo na at maraming nadamay na inosente. Lalong-lalo na itong si Ino na kung saan pa naman ay naisip na niyang magbago doon naman mga time na kinitlan din siya ng buhay. At wala ng pag-asa na baguhin pa ang kanyang future. Kaya naman maawa itong si Meredith sa kanyang best friend na itong si Lorena dahil nawala nito ng anak. At naranasan na rin niya noon sa pag-akala niyang patay na si Lily. Tutulungan niya ito nang sa ganun mabigyan ng hustisya ang kamatayan nitong si Ino.